Yeah, may panibagong banta kay VP Sara. Magkakaroon siyempre ng budget hearing pa rin sa lower house. Ay, ganun pala talaga yun. Gigisayin sa dalawang kapulungan. Mababang kapulungan, lower house or house of representatives. And of course, the upper house or senate. So tapos na yun sa senate, pero gigisayin pa rin po si VP Sara sa lower house. Nagbabantang isang body. Na pagka pumunta, tumungtong si VP Sara na at pabarabara kung samagot ay susuplaki niya ng bunga-bunga at kung ano man ang kanyang gagawin. Sandali, meron siyang term dito. Oh, okay, sige ha, ganun ang ibig sabihin ng teka ha. Kasi mga ano to, mga jargons ito eh. Hanapin ko lang yung meaning ni Akla dito ha. Parang gusto niyang suplahin si VP Sara. Oh, whatever. Okay, sige, sige. So, nagbabanta siya na kapag pagka si VP Sara ipabarabara ng sagot ay susupalpalin niya ng bunga-bunga na hindi uubra yung pagiging basta ni VP Sara. Mga ganong tipo, no? Ah, talaga ba, Akla? Talaga ba? Ay, gumana ng survey. Hoy, ang survey madaya, ha? Ayan. O, hindi napipindot ang survey ka agad. May something na naman. Anyway. So, eto nga mga ate at kuya. Itong si Akla na makakaliwa. Oy, sino ito? Thank you, ha? Sino yan? Ah, sige, mamaya kasilipin na. Oh. Nagbabadya si Akla. At eto nga ang kanyang post. Do not pronounce P as F and F as P. So, ito ang post ni Raul. Si Raul, oh? Si Raul Manuel, na si Aklang Inasinangulate. Magsabunutan nga tayo, Akla, kahit mas mahaba ang buko sa'yo. Oh, post shinare ni Kuya Ibi Hugalbot na namit ko sa Davao City. Oh. Good morning, mga body! Good afternoon din, Kuya. Sabi ni Raul Manuel, next week, August 27, oh, that's gonna be on Tuesday, sa Martes. Martes, gigisahin ni Apla si VP Sara. Miyerkules, nasa paksya sa pagkakataon. Oh. Sa August 27, 1:30 p.m., manonood kami, Akla, ha? Hapon pala yan ng Martes, next week, nakatakdang humarap sa Kamara or Lower House ang Office of the Vice President para sa budget briefing. Makakaasa ang taong bayan, hindi kami umaasa. Ang aasahan namin ikay majombag ni VP Sara. At masupalpal. VP Sara, oh, pagandaan mo na to, VP Sara, ha? Ready mo na ang iyong mga armas, ha? Hindi kailangan ng kamao, kundi ang iyong maanghang na pananalita. Kay Akla na ito, no? Na recruiter di umano ng mga mag-a-abroad sa kabundukan. Tama ba, Akla? Recruiter ka ng mga mag-a-abroad sa kabundukan? Pangit, ha? Ilonggo ka, di ba? Katunto sa imo, Akla. Ak, bakla ka, bayot ka, salot ka sa lipunan, nayawa ka. Baka ako'y kasuhan niya. Mag-ano na lang kita, mag-alanita na lang kita sa ngatong buhok na bakla ka. Bakla ka man dito! Nanantaw ko ang video mo sa ililo, nagsaot-saot ka dito daw sa dinagyang, to, or maybe sa school ninyo. Perti ka dito, palhak. Forte ka gidya ka giata yan what na oo ang landi ka na I mean maroon meron ka namang step sa pagsabi ko mas akla ka pa sa akin mas haliparot ka pa sa akin giatay huh? Forte ka ka ang tawag sa ganyan nga nalimutan ko na yung mga terminology mga words ng Bisaya hindi kasi ako Bisaya eh. Tagalog talaga ako Tagalog. Ay, charing. Oh, mga kaas ang taong bayan na hindi papahintulutan ng representasyon na ito ang paiwas na pagsagot ng nakaupong vice-presidente. Point of order agad yan sa akin kung lilihis sa topic. Ano ka ibig sabihin ng point of order? Siyempre, kalkal tayo, no? Ano ibig sabihin ng point of order? A question or statement about the way things should be done at a meeting. Huh?
Oh, whatever, no? Oh, ko-questionin agad niya kapag hindi siguro sumusunod sa patakaran ng lower house si VP Sara. Aklang Raul! Si ito namang si Raulo. Ito namang si Raulo! Alam mo, Raul, kung bakit ganon ang sagot ni VP Sara? Kasi nga, alam niyang pinopolitika siya. Magkano lang ba naman ang nire-request ng Office of the Vice President na budget? 2 billion. Although it's billion, ang 2 billion ay ilang porsyento baga ng 1 trilyon? Ha? Di ba sa 1 trilyon merong 1,000 billion? Oh, ay 2 billion lang yun eh. Di parang 0.2 lang yun. 0.2% lang ng 1 trilyon. So halos, ano pa yun? Ay, ilang trilyon din ang budget ng Pilipinas sa next year. Di ba 6 trilyon mahigit? Padagdag ng padagdag ang budget, wala namang proyekto. Ang ginagawa lang ng kamangyang na, hindi mo pinupulaan yun, Raulo. Party ng party, gala ng gala, abroad ng abroad, concert ng concert. Padagdag ng padagdag ang budget ng gobyerno. Taon-taon, pero wala tayong nakikitang infrastructure. Ayuda. Agatona 0824, thank you so much. So, oh, hindi nyo kini-question. Maliit lang ang budget na yon. Tingnan nga natin yung budget ng ano ha, ng kalkalin ko yung budget ng DepEd. Yung hinahawakan ni VP Sara na ni-let go na niya. Okay. Kahit yung ngayong taon lang na budget ng DepEd, ang alam ko halos 1 trillion mga tet kuya eh. Oh my God, halos 1 trillion na. I'm gonna go ahead and screenshot that and I'm gonna show it to you people. Hold on a second. Kumbaga, well, understandable, malaki ang DepEd. Ang DepEd ay national, di ba? Buong Pilipinas kasi ang Department of Education. So, understandable na halos 1 trilyon mga ate at kuya. Ay, ang office ni VP Sara, 2 billion lang ang nire-request. O, eto. Oh. Yung DepEd, ni let go ni VP Sara yan eh. Kung yan ay mukhang pera, di hindi niya bibitawan. Biro mo halos 1 trilyon. $924.7 billion. Halos 1 trilyon. Oh, wala pa nga sa 4.7 billion yung hinire-request ni VP Sara, ay pangalawang pangulo yan. Tsaka hindi dapat ginigisa yan as courtesy. Pangalawa sa pinakamataas na leader yan ng Pilipinas, mas mataas kaysa sa mga senador. Ilan lang naman daw ang boto ni Sisa Virus nung nakaraang election, na, nung tumakbo siya, mga 19 million. Ay, si VP Sara, 32. Tapos kine-question mo, ang nire-request ay pangalawang leader yan. Magkano ang budget ni Kuting? Opisina ng Presidente, kumpara sa 10.7 billion ngayong taon na 10.7 billion. Oh. So, 5 folds pa kaysa sa budget ng OVP. Bakit nga ba si VP Sara humihingi ng malaking budget? Actually, sapat na budget. Actually, maliit pa rin na budget. Di ba? Kumpara sa ibang mga agencies, ganyan, government offices, whatever. $10 billion. Opisina ni Kuting, $10 billion. Tapos meron siya mga intelligence funds. Di ba si VP Sara, walang ganyan. Zero ang confidential funds. Tapos next year, tataasan na naman ang budget ng opisina ni Kuting. Okay. So, where was I? Bakit humingi ng malaking budget si VP Sara? Kasi po, at gustong kontrahin ni Sisa kasi kamukha naman daw yun ng mga yung tinutulong daw ni VP Sara sa mga lumalapit sa kanya. Pwede namang DILG ang umasikaso noon, DSWD, kung sino si kung ano-ano pang departments. Di ba bakit daw parang redundant or doble-doble?
Oh, bakit si VP Sara ay namumudbud ng tulong sa mga nagpapa-ospital, sa mga disabled, sa mga lumalapit na mga mahihirap? Bakit kailangan niya mamigay? Eh, trabaho naman daw yan. Sabi ni VP, sabi ni Sisa Virus, gagawan daw niya ng paraan na ano, ilipat yung budget. So, parang gusto talaga niyang wag, di ba, pigilin yung 2 billion na proposed budget ni VP Sara next year. Kailangan siguro gusto niya 1 billion lang, kung pwede nga lang zero budget eh. Gagawin niya. Ba't ikaw mamumudbud? Trabaho naman yan ng DILD, DSWD, kung sino-sino. Oh, sabi ni VP Sara, ay syempre maraming lumalapit sa kanya, alang ang ituro pa niya doon. Ganun ba ang gagawin mo kung ikaw ay politiko? Pag may lumapit sa'yo, ituturo mo sa kung saan-saan. So dadaan sa bureaucracy, di ang bagal. Hihingi pa ng endorsement letter. Ay kasi inendorso ako dito ni VP Sara, o lumapit sa DSWD yung kung sino man, hihingi ng pang-ospital. O, tinuro ako ni VP Sara kasi napumunta ako sa opisina niya. Wala eh. Eh, ang daing satellite offices ni VP Sara, walang ganyan dati si Lugaw. O, hindi na yung Office of the Vice President siguro, saan ba? Mandaluyong, Pasig, somewhere there. Or QC, kung saan man ang opisina ni VP Sara bilang Vice President. Hindi na doon ang punta ng iba. Naglalagay siguro si VP Sara ng mga satellite offices sa bawat regions. O, para, di ba, hindi natatawid ng Maynila ang mga taga-Bisaya, lalong-lalo na ang mga taga-Mindanao. Kung merong Office of the Vice President sa Mindanao, doon pupunta yung mga taga ron, even sa Visayas. Kapuluan ang Pilipinas. So, biro mo yun, ginawa ni VP Sara ng paraan na ang kanyang opisina ay, di ba, nakascatter sa kapuluan. Na hindi pa ginawa ng kahit sinong Vice President, wala naman yatang ganyan si BFF Lenny noon. So kapag may lumapit, o di mabibigyan agad ng tulong, hindi yung ituturo mo pa ng ituturo, eh ilang araw pa bago mabigyan, baka ilang linggo, ilang buwan na namatay na yung humihingi ng tulong or pinaghihingi ng tulong, hindi pa natulungan dahil sa bureaucracy. At kapag nalaman na, ay nako, supporter ng mga Duterte, ayaw naming tulungan. Lalo ang mga appointees ngayon, DSWD, DALG, puro kiss ass kay Koteng. O paano tutulungan? Personalin yan. Yung mga nabibigyan ng ayuda ng mga probinsya, bayan, should that. Oh, at distrito. Sa inyo bang mga lugar, mga tatkuya, may namudbud ng ayuda? Nabudburan ba kayo ng ayuda ni Natamba, ni Nakuting? Si Kuting, nag-iikot-ikot sa kung saan-saan yan eh. Oh, kami nga hindi man lang nakatikim ng ayuda kay Kuting. Ayan, nagagalit ang langit. Maagri ang langit. Piling-pili ang mga politiko sa local government, mga gobernador, mayors, and whatnot, na binibigyan at sina, diba, pinupunta nila Kuting para bigyan ng ayuda. At yung ayuda na yun, Diyos ko po, kalat na, hindi, wala mo lang naiimbestigahan. Ang ayuda, bibigay 10K, paglabas ng gate, 2K, yung iba nga naging 1.5 pa, binawi. Alam nyo na kung bakit binawi ng mga politiko, panggasto sa election next year, ganun ba yun? Oh, tapos ngayon pipilayan niyo si VP Sara, tapos ngayon pagbabantaan niyo, nakapagtungtong ni VP Sara sa Raul Manuel, pagtungtong ni VP Sara sa budget briefing sa lower house, babastusin niyo ay teritoryo niyo. Eh try natin. Ano kaya ang magiging strategy ni VP Sara? Paano kaya niya gigisahin ang aklang bulati na kung sumayaw ay parang inasinan nga naman? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.